Hi! Hello sa mga pangga natin. Isang masayang afternoon sa inyo and welcome to our show. Kasi ngayon para akong manghuhulang. Natripan ko lang yung buhok ko. So, ayan. Gustuhan nyo ba? Comment na kung nandito ka na ngayon. Hi! Hello, hello, hello. Hi! Welcome po sa ating show. So, sa lahat na nandito, mag-comment kayo sa ibaba para malaman ko na nandito ka ngayon at huhulaan ko kay Charot. Manghuhula pala, no? Hi, Maria Angelica Magbanwa. Hello. And my Borde Aranja. Monique, hello. Mangkoy Agustin, hi. So, eto, Brian, kamusta ka? Wala na akong magawa. Pansin na pansin naman, di ba? Halatang wala na akong magawa. Tingnan niyo ang ganda ng buhok ko. Naibigan niyo ba yung buhok ko? Totoo yan ha, as in legit. Legit talaga. Yes, hi, Jasmine Flor Villamor. Hello, Emmy Godoy Arzaga. Hi, hello po sa inyo lahat. Kamusta? So, eto no, grabe. Ang sakit lang ng ulo natin ngayon. Masakit ng ulo ngayon. Kamusta kayo? Sa mga wala pong ginagawa dyan, magkwentuhan naman tayo, di ba? Kung wala kang kakwentuhan ngayon, tayo naman muna magkwentuhan. Well, ang hirap talaga, nakita nyo naman dyan sa caption ko, di ba? Paano nga ba sumaya kahit ang sakit-sakit na? Minsan, no, aminin nyo ba't sa hindi? Alam mo yun? Gusto mo yung natahimik talaga? Na-feel nyo na ba na, kunwari, pag malapit na yung birthday mo, parang feeling mo, laging may kamalasan nangyayari, no? Na-feel nyo na ba yun? At, ewan ko yung, tipong, sabi nila birthday blues daw yun, na tipong lagi kang malungkot, ganun. Pero no, ang hirap kapag meron kang ganung pag-iisip, no, na ang tawag dito? Ang hirap na may isip mo na bakit ganun, tuwing mag-birthday ako, lagi na lang may negative na nangyayari, ganun. Ay nako, eh, diba, parang ano ba? Dapat daw positive tayo mag-isip. Pero alam nyo, nangyayari talaga yun tuwing magbe-birthday. Parang nakaka-feel ka na, bakit ganun? Nakakalungkot naman yung mga nangyayari. Wala lang. Tapos feeling mo pa ang sabaw-sabaw mo. Hi, kay Boy Cam! Hello! Alam nyo, wala lang. Namimiss ko na rin yung mga kasamahan natin sa radyo, no? Ito, si Boy Cam. Hindi namin siya nakakasama, pero siya po ang nag-aayos na tong live, yan. Siya yung nasa likod nito. Hi! Hi, Boy Cam! Bumili na kayo sa kanya ng face shield. Ayan, si Boy Cam, lagi niya, siya yung nag-aayos ng live namin, di ba? Siya yung nag-o-control. So, well, bagay sa'yo yung braids. Thank you po! Ang ganda, di ba? Nakakaaliw. Thank you po. Ang tagal nitong ginawa, siguro mga kalahating oras. Kasi, sobrang haba na po ng buhok ko. As in, paano ko may papakita? Ayan. Sobrang haba na yan. Advance happy birthday. Thank you po sa lahat ng mga bumabate. Thank you, thank you. So, eto na, mabalik tayo sa ating topic. Naranasan nyo na ba yung Patricia Payoyo? Literal na kamalasan the day of, 24th birthday, 8 years ago na matay grandmother ko. Alam nyo ba, i-share ko lang sa inyo ah. Wala pa akong birthday na walang nangyaring hindi maganda. Ewan ko, though ayoko naman namnamin yung thought na, yung idea na, laging may pangit talaga mangyayari tuwing mag-birthday ako. Ewan ko, wala pa talaga. Sa mga natatandaan ko ah, laging may pangit na nangyayari. It's either may madidisgrasya na malapit sa akin, or merong mga nagkakagalit, or merong nagkakaroon sa mga ng loob, or merong mamamatay, may bagyo, ganun. Kasi hindi ko makakalimutan nun, Undoy, September 26. Birthday ko, nagpupunas ako ng baha. Sobrang taas na ng tubig. And, nandito pa sila noon, yung mga friends ko, nandito sila. Buti na lang, nakauwi sila noon. Kinabukasan, September 26 nga. So, September 26, wala, parang dumaan lang yung birthday ko. Nakakalungkot, no? Pero wala, ganun talaga siguro. And, kapag tumatanda tayo, siguro parang ganun na nangyayari, no? Nakaka-stress lang sa panahon ngayon, no? Hindi... Ang hirap ng life. Na minsan, no, may isip mo, ang saya na lang na may ganito, buti na lang merong life, kasi may nakakausap ka.
Kasi parang feeling mo wala ka namang makausap minsan or sa personal, ganun. Though, minsan, kapag kunwari, may problema ka, ayaw mo rin naman natatanungin ka kung ano yung problema. Nagigets niyo ba? May ganun din ba kayong feeling? Di ba na tipong kunwari, gusto mo sana may mag-comfort sa'yo, pero ayaw mo naman kausapin. Ano? Tapos, eto pa, ayan, Kiana Villanueva, pag sobrang saya, may kapalit na lungkot. Yan, dyan ako natatakot kasi medyo nag-stuck na yan sa utak ko na kapag sobrang saya ko, laging merong kapalit na malungkot. Eh, sobrang masayahin ko tao, di ba? So, every time na sobrang saya ko, natatakot ako na baka mamaya iyak naman ako sunod. Di ba? And aminin nyo, yun yung mahirap. Kasi madalas yung mga komedyante, yung mga masayahin, di ba? Hindi natin napapansin kung kailan sila malungkot, di ba? And may mga pagkakataon na hindi natin sila naiintindihan. Diba? Na feeling mo, okay lang sila, feeling mo, carry lang sa buhay, ganyan, perfect ang life. But no, diba? Hindi. Lahat kasi tayo may mga pinagdadaanan, diba? So, natutunan ko habang tumatanda, no, na kapag merong kang, kunwari, nakakasalamuha, minsan, hindi natin mapipigil yan, may negative emotion tayo towards dun sa taong yun, pero iintindihin mo lagi, bakit kaya siya ganun? Ah, siguro ganito kasi. Ah, siguro ganyan kasi. Pero, be careful pa rin, di ba? Sabi nga, ang hirap na mag-trust talaga sa panahon ngayon. Kasi, di ba, even salt looks like sugar, di ba? Na feeling mo okay, pero yung pala hindi. Pero, di ba, hindi naman ikaw, hindi naman sila. Tama, hindi ikaw magdadala nun, kundi sila. Basta importante, ikaw nagtiwala ka. Di ba? Kaya, wala lang. Ang hirap ng life. Oo. Epekto ata to ng pananood ko ng pelikula kagabi. Ako, DJ Sheena, kaabay sa birthday ko. Ano to? Pagkamatay na adopted nanay ko. Oy. Evan, hi! Thank you po. Thank you. Favorite look ko to talagang braids. Hindi ko alam. Ang saya-saya lang. So, yun. Kayo ba? May problema kayo sa life, sa puso? Dali, i-share nyo naman, tapos pag-usapan natin. Ano yung mga pangyayari sa life nyo na talagang, alam nyo yun, hindi nyo makakalimutan? Yung nakakainis! Bakit ganun? Bakit nangyari? Feeling lonely din ba kayo minsan? Kayo ba? Nalulungkot din kayo minsan? Nang hindi nyo naman malaman kung bakit. Crelly de Ocampo, ako DJ Sheena, kasabay na birthday ko pagkamatay. Yo, yes. Nakakalungkot nga naman. Ayan, isa pa sa hindi ko kaya, Diyos ko. Ang hirap mamatayan, no? Pero wala tayong magagawa. Ginatagaan life, no? Huwag naman sana mangyari sa'yo maging malungkot ko. Oh, thank you po, Olivia Del Valle. December 24, ang birthday ko. And yun din ng araw na namatay fiancé ko. OMG! Si Jasmine. Oh, nakakalungkot naman yun. Ang ganda ng hair mo. Thank you po. Di ba? Wala na kayong magawa sa life, girl. Sobrang wala na. Ngayon ko yung headband mo, DJ Sheena. Thank you po. Ano mo yun? Nakakalungkot. Parang gusto mo na sana maging normal lahat, pero wala ka namang magawa. Dati, nung bata ako, feeling ko, akala ko magagawa ko yun. Sabi ko, dinadrawing ko noon, isang building na doon lahat ng mga mahihirap, mga matatanda, mga bata. Pero pagtanda ko, doon ko lang nalaman, ay, ang gastos pala nung naiisip ko. No? Ano to? Hi po, sa La Union. Kamusta sa La Union? Well, ayun. Gusto ko lang makipagkwentuhan ngayon, no? Para lang kayo din, may makausap din kayo kahit papaano. Sabi ni Doris Gab, nalulungkot ako kung namimiss ko yung mga anak ko. Hirap malayo sa anak. Oy, hug po, Doris Gab. Patricia Payoyo, ako up to now still healing from the death of my favorite uncle who happens to be my ninong. Oh, hug po. Kanta na, hindi. Ano bang pwedeng kantahin? Ay, dapat meron tayong ano eh, karaoke ganyan. Tapos magkantahan tayo. Diba? Ang sad. Ang daming mga nakakalungkot na nangyayari ngayon. Tapos, yung iba naman, pag nag-open ka, na malungkot ka, diba? Sabihin sa'yo, ang drama mo.
alam mo yun, no? Minsan, yun yung nakakalungkot, eh. Kaya iniisip mo na lang na wag na lang magsalita, di ba? O, kaya, pag may nagagalit sa'yo, nakakalungkot kapag ano, no? Yung tipong sobrang harsh ng mga salita na maririnig mo. Alam nyo, totoo yun, kapag yung salita, mas masakit yun, ha? Parang okay na akong bugbugin ako ng bongga, pero yung pagsalitaan ka ng masakit, hindi mo makakalimutan, di ba? Nakakalungkot yung mga ganun. Lalo na kung alam mo sobrang malapit sa puso mo yung nagsasabi. No? Lalo na kung kunwari, jowa mo pa. Nako! Di ba? Makakalimutan mo ba yun? Hindi mo makakalimutan yon. But because you love the person, kakalimutan mo. Di ba? Patricia Payoy, sabi niya, yung mga nagsasabi na ang drama mo, ang sarap sa kalin, literal. Ay, nako, di ba? Kaya nga yung programa namin ni Jimbo, eh, ano ang drama mo, di ba? Para makater po, mapakinggan lahat ng mga drama ninyo sa buhay. Kasi, no, bakit mo sasabihan ng gano'n ng isang tao kung, di ba, pinagkatiwalaan na mag-open sa'yo? Esther Kasimsiman, hello po. Yun, eh, nakakalungkot isipin na bakit gano'n, no? Magsasabi ka tapos sasabihin ang drama mo. O kaya naman sasabihin sa'yo, ano ba yan? KJ mo naman, negative energy, ganun. Diba? Minsan kasi hindi naman kailangan ng solusyon sa lahat ng bagay. Ang kailangan lang yung makikinig. Diba? And sa buhay natin, kung kunwari hindi ka naman agree sa sitwasyon ng isang tao or sa nagawa niya, kunwari may mali siyang nagawa, diba? All you have to do is to listen, di ba? Makinig ka, i-comfort mo yung tao, ganun. Kasi wala naman talagang perfectong tao, mga pangga. Lahat tayo talaga nagkakamali, di ba? Ang mahalaga, yung matuto ka sa pagkakamali mo kapag nakagawa ka ng isang beses, hindi mo na uulitin uli at magtatanda ka. Di ba? Mahirap kasi nasabihin natin, wala touch move na yan, nagawa mo na, mamatay ka na, dapat ganun. Hindi, di ba? Hindi mo naman pwede i-crucify agad yung tao na, oh, sige, ipako sa krus yan. Walang kwenta, dapat mamatay na. Dapat sa'yo ganito sunugin ang buhay. Though, naiintindihan natin yung tindi ng mga negative na emosyon dahil, syempre, nakasakit ka. Pero, anong gusto natin mangyari, di ba? Magpakamatay na yung tao sa harap? Hindi. Kaya natin na magsisi siya, di ba? Ang masama dyan, kapag inulit ng inulit yung ginawa. Diba? Doon tayo magali. Kapag yung wala nung konsensya, yung hindi na talaga natututo sa buhay. Kung kunwari, gumawa siya ng isang beses, hindi siya nagsisi, hindi nagbago. Inulit-ulit, nag-enjoy pa. O, diba? Doon tayo magalit. Pero kapag kunwari, isang beses, nagawa, humingi ng tawad, nagsisi. Tipong, kita mo naman ang nagdusa, diba? Sabi nga, ang pinaka mahirap gawin pero napakadakila ay yung pagpapatawad. Kasi tao nga tayo, eh. Yun talaga yun, eh. Mahirap magpatawad. Diba? Walang sino man na may kaya na talaga 100%. Ang hirap, ah. Sa totoo lang, napakahirap magpatawad, diba? Kaya nga sabi, Diyos lang, alam mo yun, parang napakasanto mo na kapag marunong kang magpatawad. Pero sa mundong to, yun yung hinihikayat sana na maging katulad niya tayo, di ba? Na marunong magpatawad. Though napakahirap talaga magpatawad, di ba? Sobrang hirap. Pero sabi niya, ang pagpapatawad, ang tunay na pagpapatawad, dapat marunong ka makalimot. Eh, napakahirap makalimot, di ba? So, well, tao tayo, so kailangan natin ipagdasal na lang ang bawat isa, di ba? Na magkaroon tayo ng malawak, na wisdom. Tapos, bigyan pa tayo ng kalakasan sa buhay para, alam mo yun, makayanan ng lahat ng problema ang darating, di ba? Kasi mahirap po talaga. Dahil di rin naman natin hawak ang utak ng lahat ng tao, di ba? At di mo rin naman pwedeng ipilit sa kanila yung paniniwalaan mo. Kasi, kung kunwari, pinilit mo yung isang tao na, hoy, patawarin mo ako, ganyan. Ay, hindi genuine na pagpapatawad yun, di ba? Paghingi ng tawad. So, hayaan mo lang. Ang importante, sa puso mo, nagsisi ka, pinatawad mo rin ang sarili mo. Mahirap kasi yun, hihingi ka ng tawad, pero sarili mo, hindi mo pa napapatawad, di ba? So, yan. Advance happy birthday. Thank you po.
sa lahat na magbe-birthday ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. Naibigan niyo ba yung buhok ko? Sabi ng lola ko, dapat marunong ko magpatawad. At, huwag mag-hold ng galit sa puso no matter what. Totoo. Alam niyo ako, panuntunan ko sa buhay. Hanggat maaari, no, tapusin ang problema bago ka matulog. Kasi paano kung hindi na yan magising kinabukasan? Paano kung madeds yan? Kakayanin ba ng konsensya mo na magkaaway kayo bago siya matulog o bago siya madeds? Diba? Hindi. Hanggat maaari, no? And huwag tayo mapanlamang sa kapwa. Nakakalungkot isipin na merong mga ganun, diba? Dinadaan ko na lang sa dasal. Yes! Alam nyo, mahirap. And sasabihin siguro ng iba, diba, na napaka, echos! Blasty, ganyan. Ay, hindi. Alam nyo, ang pagbabago at paghingi po ng tawad, walang binibilang na oras yan, diba? Kahit na, kunwari, gumawa ka ng kasalanan ngayon, eh. Tapos, after 5 minutes, naisipan mo na, mali ako. Diba malaya kang humingi ng tawad? Malaya kang magbago. Huwag ka matakot. Patricia, si Jason, my loves ko, pinipigilan ako magsalita pag alam niyang depressed or galit ako. Then, he will hug and kiss me nonstop. Ay, sana all! Diba? Oy, ganun ang true love. Diba? Mahirap din kasi hindi naman natin alam yung mga ugali ng mga kasama natin sa life. Yung mga asa-asawa, yung mga partner-partner. Pero sana, no, maging modelo yon na gayahin po natin yung mga taong kayang magpatawad sa isa't isa and kayang umintindi, diba, sa isa't isa. Kasi mahirap na lagi na lang yung mga tao sa paligid natin ang mag-a-adjust para sa'yo, diba? Na kung kunwari, ikaw nasa utak mo lang lagi, ay hindi, ako susundin mo, no, bala ka eh, ito ugali ko eh, magtiis ka. Hindi, dapat, alam mo yun, ikaw at siya rin, diba? Yes, Ate Olivia and Crelly Joy Castro de Ocampo, diba? So yan, ganun talaga ang life. Oh well, ano pa, share pa kayo. Share pa kayo. Ay. That I can live, I can love. Alam niya kantang yun. I can reach the heavens above. I can hide. Ano na? Ang sarap sa feeling ng nagpapatawad at walang galit. True, true, true. That is so true. Hi! Magandang hapon din po sa'yo. Diba? Ang ganda ng... Gusto niyo ba yung buhok mo? Nakapikon talaga yung mga ganyan tao. Instead na tulungan kanya, pinuput down ka palalo. True! Diba? Huwag tayong ganun! Hi! Yan! Yan! Dapat matuto po tayo na, alam mo yun, maging sandalan po ng mga kapwa natin. Anong sayo mo sa mga taong ulam na ang paggawa ng kasinungalingan at issue? Ay nako, hindi po natin madadala sa langit yung mga issue. Char. Ubus oras lang yan. Ubus oras na po ang paggawa ng issue. Nakakatanda pa. Diba? Kung gusto niyo pong baby skin, bawas issue at kasinungalingan. At saka mahirap magsinungaling ha, kasi ang dami mong imememorize. Yan ang tatandaan ninyo. Ganun kahirap magsinungaling. Siyempre, lahat ng kasinungalingan ninyo, dapat memorize mo dahil pag nagkamali ka, patay ka. Diba? Kaya, wag magsinungaling. Hi, G. Lumanglas. Napanood niyo ba yung vlog namin ni Jim? Diba? Ang cute. Kamusta na si PJ and GK? Ayun, mabuti naman sila. Medyo busy po sila ngayon and marami silang ganap sa life, diba? So, ayan, hindi po kami masyado nakakapagkita-kita ngayon. Pero soon, malapit na makakapagkita-kita rin kaming lahat. There you are, my angel. Ano pa? Hindi ko mabasa. Hi. So, ano na, ano pa? Ano kaya ang gawin natin? Ay, o bago tayo mag-goodbye. Ang sakit ng tiyan ko sa inyo ni Jimbo. Grabe, tawa ko. Ang cute nyo. O diba, naisaan ko si Jimbo sa vlog namin. Inutusan ko siya, wantusawa. O diba, umiyak siya. Umiyak siya. Hindi naman umiyak si Jim. Super saya. Thank you po. Ang taba ako pag nakaganyan. So, DJ Sheena, i-cover mo yung kalawakan. Okay, sarap. Eh, tama ba? Sana rin na kalawakan.
Loretta Estacio. Sige, itatry ko po yan. Sana na kalawakan. Jeanette Mendoza, hello. Raul Batas, hello po. Doris Gab. Yes, talaga. Pag kami ni Jimbo magkasama, walang problema. Si Jimbo. Thank you, Raul Batas. Thank you. Saya po, utusan mo uli. Sige, utusan ko si Jim uli sa susunod. Pag nagganon uli kaming vlog, di ba? Anong iutos natin kay Jim next? Isipin natin yan, guys. Gantihan natin si Jim. Ano pa? Grabe, inahid ko yung kilay ko. Napataas ata ng unti. Feeling ko lang naman. Okay lang. Really? Yes, yes, yes. Gagawin ko yan, guys. So, yun. Hi. Ano nang ganap ninyo sa life? Pat, kamusta naman po dyan? Ang saya. Ano to? Pauline Inigo. Hello, Pauline. So, i-like nyo kami. Like, follow, and share nyo po, panggaha. Mga videos po natin. Mula po kay Rico Baby, sa umaga po. Yes, pakinggan nyo rin po siya. And i-like, follow, share nyo po sa kanyang Facebook page. At syempre, may vlogs din po siya. So, alam nyo na, panoorin nyo po pag wala kang ginagawa. And syempre, si Gandang Karo po at kanyang mga vlogs, panoorin nyo rin, guys. At si Lindsay, nag-live po siya. Alam ko bukas may live po si Lindsay, yes. So, yan, panoorin nyo rin po. At i-like, follow and share nyo rin sa kanyang page and vlogs. At syempre kami ni Jimbo and si Papa Jackson and si Kapitana Sisa at saka si Boycam TV. Nagpa-vlog na po si Boycam, kaya go, go, go. Panoorin nyo po yung mga videos ni Boycam. Hi, Rochelle Inigito Ardonia. Hello. And sa anak ko na si Kamer Jo. Hello po. And advance happy birthday sa aming cute na pamangkin Loisa, Luisa Camille Divina. Napataas nga, DJ Sheena. And Jeanette Mendoza, thank you. Sayang, di ko napanood yung vlog. Talaga ba? Sayang po, panoorin nyo sa Energy FM po, dun sa YouTube. At tumigil ang mundo. At tumigil na ang mundo. Tumigil na ang mundo, guys. Hi, Gina Garcia Calamno. Hello po. Patricia Payoyo, happy birthday to you, Ara. Oh, thank you so much. Hindi ko pa po birthday, pero matagal pa po. Matagal pa po ang aking birthday. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga bumabate. Thank you so much! At ayan ha, malapit na tayo matapos, guys. So, kumalma kayong lahat at maging masaya ha. O, tandaan yung mga bilin ko. Mga bilin, parang aalis lang ako. Bantayin nyo yung bahay, charin. So, yun lang kailangan po natin, no? Well, ang everyday nga natin, hindi natin mag-guarantee na lagi masaya, no? Pero, eh, wala talaga, eh. Hi, watching from Taiwan, Irene Billiones. Pero, dapat, sikapin po natin na makahanap pa rin ng saya. Ng saya? Paano? Paano, Mars? Paano? Ang hirap, diba? Lalo na kung kunwari ganito trabaho mo, tapos biglang hindi nyo alam, may problema pala ako. Charing. Diba? Ang sakit! Ang hirap, Mars! Ay, Pauline Inigo, busy sa pag-print ng modules. Hello po! Hello! Saludo po kami sa lahat po ng mga tumutulong para sa mga kabataan. Mabuhay po kayo. Jeanette Mendoza, pinapanood ko talaga kayong lahat. Thank you po. Maraming salamat sa inyo, Ate Jeanette Mendoza. Thank you and like, follow, and share nyo po ang aking page, ha? Sheena 1067 at syempre Energy FM 1067. Olivia Del Valle, thank you po. Mamaya daw papanoorin niya ang vlog. Thank you. Benigno Tindogan, hi, hello, hello, hello. So, dahil dyan, peace lang tayong lahat, guys. Peace, peace, and love. Love.
Yan ang kailangan ng mundo ngayon, so wag na nating dagdagan ang kanigaan sa buhay. 'Di ba? Hindi po masosolve ang mga problema ng yamot at galit, 'di ba? Prank niya po, Jim, ang carjack na malupit. Naku, ang hirap nila i-prank. Pero sige, itatry namin. Try namin yan, guys. O siya. Goodbye, guys. Thank you guys for watching and for sharing your stories. Kahit na maikli. Thank you so much. I heart you. So, guys. Bye na. Sana gayahin niyo po yung buhok ko. Mamaya mag-upload ako ng picture. Abangan natin kung maganda. Kelly, thank you. Joy Castro de Campo. Thank you po sa panonood ng aking live. So, bye! Bye, Patricia! Bye, guys! Benigno, bye! Bye po! 3, 2, 1. Alam nyo na, like, follow, and share. Lahat po, ah. Muraki Rico Baby, Lindsay, Jimbo, Papa Jackson, Kara, Kapitana Sisa, and Boycam TV, okay? Okay? Sana po, like, follow, and share nyo sila. Ha? Bye! Bye, guys! God bless you all! Kaya natin to, kapit lang, guys. Kapit, kaya pa natin. Kaya pa. Ay, na-open. Last na talaga. Bye!